Mga kapuso, baka maluhana kayo sa taas ng presyo ng pulang sibuyas. Mas mahal pa ito kaysa sa karning baka. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, umabot na sa 600 pesos kada kilo ang pulang sibuyas sa ilang pamilihan tulad sa Las Piñas Public Market. Ganyan din ng presyuhan sa Marikina, Guadalupe at San Andres Market. Pero sa Pretil Market sa Maynila, umaabot ng 650 pesos ang kilo ng pulang sibuyas. Mataas din ang farm gate price nito. Kaya hindi raw maipapangako ng DA na mapapababa ang presyo nito bago matapos ang taon. May mabibili namang 170 pesos kada kilo sa Kadiwa Market pero mas mababa ang kalidad. Ayon kay Assistant Secretary Christine Evangelista, bukas tatalakayin sa DA ang posibilidad na mag-import. Pero iba ang sabi ni DA Deputy Spokesperson Rex Estuperez. Hindi raw nila kinokonsidera dahil sa banta ng smuggling. Hindi rin daw dapat mag-import ngayon ayon sa grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG dahil anihan na ng sibuyas sa Enero. Bigo ang ilang subscriber na makapagparehistro sa unang araw ng SIM registration dahil sa iba't ibang aberya. May mga di maka-access ng SIM registration website, meron namang nahirapan dahil sa mahina ang internet connection. May report si Ian Cruz. Hirap ang senior citizen na si Merlita na i-register ang ginagamit niyang SIM card. Nasa wikang Ingles kasi ang mahakbang para rito. Sana raw isalin ito sa Filipino. Yung mga senior, mahirapan talaga mag-ganyan. Lalo na yung iba dito sa probinsya, medyo walang kaalaman sa mga ganyan, di ba? Hindi pa rin makapagparehistro ng SIM si Mira Lona dahil mahina ang internet connection sa bundok kung saan siya nakatira. Pero paulit lang ng paulit, another lang, mag-login ulit. So parang mahina yung website. Wala pang pahayag ang mga telco tungkol sa mga hinaing ni na Merlita at Mira Lona. Nagkabira rin sa pag-register ng SIM si Jade na isang smart subscriber. Sira yung link, hindi makakapasok, kaya hindi makakapag-register. Aminado naman ng Smart Communications na posibleng mahirapan ang ilang subscriber sa pag-access sa kanilang SIM registration site dahil sa dami na nagpaparehistro. Pinapataas daw ng kanilang technical team ang kapasidad. Ulitin lang, ang ginawa ko kasi, I checked my connectivity. I in off and on, so switch off and on your mobile device and then go back in. Ayun. Pwede kasi nating i-type yung smart.com.ph/simred para diretso or pwede nyong i-click doon sa hyperlink. Ang estudyanteng si Nicole na isa namang Globe subscriber, ilang beses na rin sinubukan magparehistro pero naka-down ang server ng Globe simula kaninang alas 7 ng umaga. Bukas na lang po siguro kasi nakakainis po yung pag-try and try. Ayon sa Globe Telecom, sadyang dinaw nila ang kanilang system para ayusin ito. Kami mismo kasi we are testing it, di ba? Along with the customers, nasabi natin, simple, easy, di ba? Streamlined and all of that. So we're trying to live up to that standard. Humingi rin sila ng pamanhin. Paalala naman ng Globe, sa kanilang website lang pwedeng magparehistro ng SIM ang Globe prepaid users. Sa isang text message, sinabi naman ni Attorney Adel Tamano ng Dito Telecom Unity, wala silang naging problema sa unang araw ng SIM registration. As of 3 p.m., higit 200,000 Dito subscribers na ang nakapagparehistro. Sinubukan natin mag-register ng mga bagong SIM at ito nga makikita natin, ano, sabi dito, dapat may ipapadala silang link via text pag in-insert na yung SIM pero hindi dumating yan kanina pa. Dito naman sa isang SIM, ito yung natanggap natin na null nga daw yung ginagawa nating transaction. At yung isa naman, yung server nila hanggang ngayon ay naka-down pa rin kaya hindi pa rin tayo makapag-register doon. Problemado rin ang ilang subscriber na analog o hindi smartphone ang gamit. Tsaka walang internet to. Hindi ba napakahirap yan? Ganito lang naman ang gamit kong cellphone magmula naman noon. Sabi ng National Telecommunications Commission, naglabas na sila ng memorandum sa mga telcos na tugunan ang mga issue ng SIM registration. Payo naman ng NTC sa mga subscriber na walang smartphone o walang internet access, pumunta sa mga sangay ng telco o sa mga iseset up na lugar ng mga telco, NTC at DILG para sa SIM registration. Mula ngayong araw, may 180 days para maiparehistro ang mga SIM card para hindi ito ma-deactivate. Ang mga postpaid subscriber naman
Ang telco raw ang kukontak sa mga subscriber dahil may hawak na raw silang data para sa SIM registration. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mas maginhawa na para sa mga commuter, balik kabuhayan pa para sa mga tsuper. Yan ang inaasahang epekto ng pagbalik ng LTFRB sa mahigit 40 ruta ng jeep na inalis noong magkapandemya. Tinatayang 9,000 units ng mga jeep ang makakapasada ulit dahil dito. Ilan sa mga nagbabalik ng ruta ngayong araw ang San Rafael Rodriguez Rizal papuntang Cubao Terminal, Cubao Central Terminal, Dubaliches MRT North EDSA, Pasig Quiapo, South Mall Quiapo, South Mall Loton, Tandang Sora papuntang TM Calao at Cubao Marikina. Simula naman January 9 sa susunod na taon, magbubukas ng lampas 4,000 slots para sa Transport Network Companies o TNC. Para magpa-accredit, isumite sa TNC ang required documents. Sila na ang mag-a-apply sa LTFRB. Walang deadline kung kailan pwede mag-apply. Ibang araw bago ang bagong taon, nagsimula ng dumami ang mga namimili ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa mga nagtitinda, pagpasok pa lamang ng Disyembre, mataas na ang presyo ng mga ito. Kulang at delayed daw kasi ang dating ng mga kemikal na ginagamit para rito. Kung mataas na raw ang bentahan ngayon, asahang lalo pang magmamahal ang paputok habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. Umapela naman ng Pyrotechnic Manufacturers Dealers Association sa gobyerno na bantayan ang bentahan ng mga paputok online. Marami raw kasi sa mga online seller ay walang lisensya. Samantala, bukod sa mga pribadong ospital, naka-alerto na rin ang mga pampublikong ospital para sa mga mapuputukan sa pagsalubong sa 2023. Ibig sabihin, 24 oras lang may emergency personnel na naka-duty at on-call ang lahat ng doktor, nurse at iba pang medical personnel. Nagtalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng Officer in Charge ng Department of Social Welfare and Development, si Undersecretary Edu Punay. Ang appointment ay kinumpirma ni Office of the Press Secretary OIC Sheloy Garafil sa GMA Integrated News. Ipinakita rin ni Punay ang kanyang appointment papers. Nangyari ang pagkakatalaga kay Punay matapos 2 beses ma-bypass ng Commission on Appointment si Erwin Tulfo bilang DSWD Secretary dahil sa issue sa kanyang citizenship at libel case. Wala pang payag si Tulfo kaugnay ng appointment ni Punay bilang DSWD OIC. Matapos magdiwang ng Pasko, kalbaryo naman ang pagbiyahe ng ilan nating kababayan. Sa NAIA Terminal 3, stranded ang ilang pasahero matapos makansela ang mga flight dahil sa masamang panahon. Sa labas ng terminal, traffic naman ang problema. Humigit-kumulang 1 oras na ipit ang mga sasakyan bago nakapasok sa departure at arrival ramp. Sa dami ng mga sasakyan papasok ng Terminal 3, nagkabuhol-buhol ang trapiko sa paikot na bahagi ng Terminal 3 bypass lane at Andrews Avenue. Sa Baguio City, kung saan maraming nagbabakasyon, bumigat din ang daloy ng trapiko. Sa Batangas naman, dinagsa ang Grand Terminal sa Lipa City ng mga pasaherong luluwas pa Maynila. Nagkulang daw ang mga bus sa dami ng mga pasahero. Mahigit 1 oras naghintay sa pila ang ilan sa kanila. Kabilang ba kayo sa mga gumagawa ng New Year's Resolution pagbagong taon? Natutupad ba ang mga yan? Ang tips ng isang eksperto para matupad yan sa report ni Katrina Song. Bagong taon, bagong buhay. Ang pagkakataong makapagsimulang muli, di raw palalampasin ng ilan nating kababayan. E ano nga ba ang nais nilang mabago sa kanilang sarili sa 2023? Ano, hindi na ako magastos 2023. Hindi na malilate sa trabaho. Iwas sa ano po, yung paglabas-labas para makatipid. Si Marian Paz, aminadong mahirap panindigan ang mga New Year's resolution. Kaya naman dun lang daw siya sa realistic. Hindi po kaya itigil yung alak. Unti-unti lang bawas. Kapalit daw nito. Pagkain na lang po. Si Jonaline Gutierrez naman, ang pagiging mainiti ng ulo raw ang gustong baguhin. Babawasan ko po yung init ng ulo ko sa asawa ko. Kasi po ano, lagi kami nag-aaway dahil sa pera. Tsaka sa alak po. Kaya imbes na magalit, lambingan na lang po, tsaka jamon. Ayon sa isang eksperto, malaki ang naitutulong ng pagkakaroon ng New Year's Resolution. Kapag meron kang New Year's Resolution, meron kang tinatawag na awareness
sa mga bagay na gusto mong i-improve sa sarili mo. Dagdag pa ng mga eksperto na mahalaga raw ang pagkakaroon ng New Year's Resolution dahil nabibigyan daw tayo ito ng gabay sa mga bagay na gusto nating gawin at sa landas na gusto nating tahakin. Bukod dito, malaki rin daw ang naitutulong nito sa self-improvement dahil nalalaman natin ang ating mga kahinaan at kakulangan na gusto nating pagtuunan ng pansin. At para di mapako ang pangakong magbago, huwag naman daw biglain ang sarili. Ika nga nila, baby steps. Huwag yung mga masyadong big changes ang gusto mong mangyari. Small changes, pero pag pinagsama-sama mo yung small changes, it has a big effect sa buhay mo. Isa pang tip, visualization. Maaring isulat sa papel at ilagay sa kwarto para lagi mong makikita ang dapat mong gawin. Kumuha rin ng resolution buddy na magiging kaagapay mo at magpapaalala sa iyo ng mga resolution mo. Bukod sa mga New Year's resolution, may mga wini-wish din ng ating mga kababayan for 2023. Magpayaman ngayong taon. Eh, hirap ng buhay ngayon eh. Yung pamilya ko po is maging healthy at safe. Sana yung anak ko gumaling na. We are a people of hope. Naniniwala kasi tayo na ang bagong taon ay bagong pag-asa para sa atin. At kasama ng bagong pag-asa na yan ang isang resolusyon na magdadala sa atin dun sa ating pangarap para sa 2023. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang ilang buwang espekulasyon, tila all is well naman sa mag-asawang Heart Evangelista at Senator Cheese Escudero. Sa IG reel ni Heart na tungkol sa planong pag-uwi para sa New Year, napansin ng netizens ang postscript sa caption ng style icon na "See you soon, Cheese" with white heart at cheese emoji. Nakatag dito ang senador. Ikinatuwa ito ng Team Keso at Puso. Sa mga tumatangkilik sa LRT2, may libreng sakay sila sa Biyernes Rizal Day. Iyan ay mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Ang unang biyahe ng tren mula Recto at Antipolo Station ay aalis ng 5 a.m. habang ang last train sa Antipolo Station ay aalis ng 9 p.m. 9 p.m. or 9:30 p.m. naman ang simula sa Recto Station. Ayon sa Light Rail Transit Authority, ang libreng sakay ay bilang pakikisa sa paggunita at pag-alala sa kabayanihan ni Gat Jose Rizal. Manifesting works daw, mga kapuso, sabi yan ng isang empleyado na naiuwi ang inaasam ni Major Prize na flat-screen TV sa Christmas party raffle. Husuan na yan sa report ni Bernadette Reyes. Naniniwala ka ba sa law of attraction? Yan daw ang nangyari sa empleyadong si Ian na noon daw laging malas sa mga Christmas raffle. Never settle for less, ika nga. Ang kanyang target, syempre, ang major prize na flat screen TV. Kalahating buwan bago ang paraffle, dinocument na ni Ian kung paano niya iuuwi ang premyo. Kunwari, binubuhat ang TV mula sa opisina palabas sa parking area. Ayan, tansyang-tansya niya ang lapad. Sa mismong araw ng party, chillax lang si Ian na parang sure win na. At nang banggitin ang mga nanalo, mukhang ang expected na niya ito at hindi na nagula. Matapos ang kalahating buwan na manifestation, napatunayan si Ian at ang TV totoong meant to be. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat yung malaman. Susunod na ang saksi. Sa ngalan ni Maki Pulido, ako si Ato Maraulio. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.